redemption. Yan po ay mga aklat ni Moises, kapatid. Ngayon, parang pinalalabas mo na sa panahon ng Panginoon, wala na, disregard na, wala na yun. Sabi ng Panginoon, I just have to give my statement right here once and for all para at least hindi na ako bubulabugin ng kung sino-sino dyan. Kasi of course marami ang nagtatanong ano daw masasabi ko kung tungkol doon sa mga pagbubuli o kay pagmumura or panlalait ni Keanu Reeves sa akin. Well, the fact that I've already put all my statements right here, pero I think it was better that I have to say it also na ako mismo yung nagsasabi kasi this is not enough eh. Kasi talagang she personally attacked me through a video. But right now, I really have to give also my statements through my live video. Live ito ha, live. Wala itong filter. Kung ano yung nakikita nyo dito, that's it. That's my face. Alright, para huwag niyang sabihin na ako'y kulubot, wala kayo nakikitang kulubot sa akin. Ha? And as a matter of fact, mas distorted pa nga yung mukha niya. And mas kulubot pa nga siya. And I don't have to put a lot of makeup para magmukhang si Madam Auring. And you know that, di ba? Nakita niyo naman yung sobrang walang-wala akong makeup nung ako'y humingi ng tawad kay Presidente. O sinong nagmumukhang bata doon? Di ba, mas bata ako. But anyway, I really have to give my point right here because it's really very important, especially for the last few days that I've been doing some defense in terms of the attacks, in terms of the personal attacks of Eli Soriano. Hindi ko siya pwedeng tawagin brother kasi a certain brother would not even attack a person like that. And just like what I said, this is about me and my President Duterte, okay? And I just want to clarify something right here na kung sinasabi ninyo na ako ay against him, no. Because as you can see on my YouTube videos, ever since that he was already elected, and I've been there in order to support everything, pati yung kanyang federalismo, pati yung kanyang kung ano-ano, pati yung pagpunta niya sa puntod ng parents niya at that time, kaya nga ako mismo yung na-touch. Umiiyak nga rin ako iba that time, sinabayan ko ngayon pag-iyak niya eh. Makikita niyo lahat yan sa YouTube. Kaya huwag niyong sabihin na ako ay isang anti-Duterte because you don't know na kung sino ang mas DDS sa atin, maliban doon sa mga tinatawag kong DDSHIT because I don't think our President Duterte would really acknowledge na sila ay talagang mga pro-Duterte if they are really acting like that. Nagiging wala na silang common sense. Nagiging obnoxious na sila. Okay? Kumbaga sa isang bata, parang nagiging alam mo ba yung childish? Diba? Nagiging childish na sila na instead sana nabigyan ng magandang kasagutan kung ano yung mga problema natin, okay, yung problema kung sino-sino yung mga nagbabasa sa ating presidente, instead sana nabigyan ng kasagutan, ng tamang sa kasagutan, instead sana na ibabas agad and i-attack agad personally, that is not the way, okay? So ngayon, dahil personal attack din itong pag-attack sa akin nitong si Keanu Reeves, katulad nito na sinabi ni David Ilagan from United States, sabi niya na DDS yun. Eh sabi ko, ako ang mas DDS sa kanya. As you can see on YouTube, ako ang mas DDS. DDSHIT lang siya. Okay? Siya yung isang greatest example ng isang DDSHIT. Ha? It doesn't mean na kung sakali man na nagkaroon ka na ng isang hindi pagkakaintindihan sa iyong ama, minsan, at ikaw ay nakapagsalita ng hindi maganda, that doesn't mean na hindi ka na talaga under that family. Dahil ako, kahit hindi man ako nabigyan ng acknowledgement na ako ay isang DDS, at least
due to my works, makikita nyo, pati yung mga kanyang pagtuligsa sa mga droga, o kaya pati yung fight, yung mga against kay Jim Paredes noon, ako lahat nakita nyo naman eh, ang daming nakapag-uploads lahat. Pero yung mga iba't ibang mga pagpoprotekta ko at pagbibigay ko ng pagpupugay sa ating Pangulo, walang nakapansin. But that's okay. At least right now, I can actually be very, very proud to tell you all na kung sino man ang mas DDS sa atin ngayon, ako. But that doesn't mean na minsan ako nakapagmura. Okay? Itong pinakalast na pagmura ko, that doesn't mean na hindi na ako yung tao na talagang pumahanga, o kaya hindi ko na pwedeng sabihin na isya rin na isang ama ko. And just like what I stated earlier, the other day, dahil sa ka-a-attack ng mga tao sa akin, every time, from time to time, marami na talagang nag-forward sa akin kung ano-ano, lalo na doon sa mga false allegations ni presidential spokesperson na yung regarding din sa Bayanihan Act na Section 6, letter F, napakalayo doon sa allegation niya. Because a real example to that allegation is somebody, if somebody has made a statement katulad niyan, paulit-ulit kong sinasabi, in order to make some chaos, okay, nagpanic, okay, yung mga tao. So, something like a false statement that is really connected to the coronavirus. For example, ito ang pinaka-greatest example ng section na yon. Katulad dun sa Alakapan, sa amin, sa bayan ko, kung saan ako pinanganak, biglang may nagsalita daw na, uy, pinasukan na pala ng coronavirus ang bayan natin. So, of course, that really created a chaos, and of course, doubts, o kaya kung ano-ano, panic, o kaya kung ano-ano yung mga ano, confusion, mga ganon. So that is the greatest example of putting out a statement that is really false, na para talagang gagawa talaga ng commotion, o kaya gagawa ng pagkakapanakot sa mga tao. Kung sakali man that I have already made a statement regarding kung ano yung issue ko at that time, kahit makita nyo sa description, doon na lang itself, ha? Hindi ko pwedeng palitan yun dahil mismo yung mga unang nakapagsulat na ng mga articles, okay, kung sino-sino yung mga nakapag-upload na talagang the whole story ang in-upload nila, maliban lang yung mga lately na kung ano lang yung pagmumura ko, yun lang ang iniligay nila doon. And that really has made me look like a criminal already. And just like I keep on putting back right there, hindi ako nag-change ng statements ko in terms of hihingi ako ng kapatawaran kay presidente o kaya luluhod para mabigyan niya ako ng kapatawaran personally. And just like what I have dreamt the other day, at talagang iniligay ko dyan, I didn't care kung anong sasabihin ng mga tao. Nagpanaginip sa akin, I was actually inside of a kapilya of a church, and all of a sudden, hindi ko akalain na bigla na lang siyang lumingon na ganun. Hindi ko akalain siya kasi nakadamit siya at that time ng light orange na merong kwelyo. Hindi yung normal na mga damit na ginagamit niya. Kaya hindi ko nakilala na siya pala yon. At nilagay ko pa dyan. And I've even searched kung ano ang ibig sabihin lahat ng mga panaginip na yun. Makikita nyo dyan. I-repost ko mamaya. So on that dream, paglingon yan sa akin, I didn't have any hesitation but to go. And I just reached my hand, my right hand to him. Meaning to say, in full humility, I have given my humbleness. I didn't even have to say anything. I have just reached my right hand to him, and then he took my right hand.
and then had a grasp. Ha? Alam mo, pag nakipag-shaken ka, alam mo kung ano yung firmness ng isang tao pag nakipag-shaken ka o kaya ano. So, ibig sabihin, he was giving a great response na pinapatawad niya ako. So, in that sense na noong alam ko na talagang mariin din yung firm yung paghawak niya sa kamay ko, meaning to say, tinanggap niya kung ano yung paghingi ko ng tawad. So, ngayon, sinabayan ko na ng akap. Sinabayan ko yung parabang yung mag-ama na nagkaakap ang mag-ama because I understand and I admit the fact that I have done something that was really something that he didn't deserve as a father. Alam nyo, I would never even do such a thing kung wala akong dahilan. And I've already told you guys na nasaktan talaga ako. And I am sure that there's also a lot of people who are also in my shoes. They are feeling the same thing. Hindi lang naman ako ang nagkikipaglaban sa ganitong laban eh. As a matter of fact, nakita ko rin si Senator Bongo saying na dapat pagbigyan din natin kung sino-sino yung mga taxpayers. Kailangan itrato din natin. Oh, at nakalagay din doon sa international human rights about the equality and about liberty, meaning the freedom in order to be able to participate in such manners, politically, socially, or anything. Nasakop mismo sa international human rights. And that's also the reason why kung kailangan ipaglalaban ko rin yung allegation na binigay sa akin ni presidential spokesperson, and then I will do it myself as well. Diba? Ako, I have made a statement na inaamin ko mali ako in terms of kung ano yung pagmura ko sa ating presidente. And while in fact, that's also a part of yung sinabi mismo ng isa sa mga DDS lawyer na babae. Siya na mismo nagsabi na kung doon ang batayan para maikuloy isang tao, no, that's freedom of speech, kung yung pagmumura lang. Okay? So, kahit it doesn't go against kung ano yung freedom of speech yung ginawa ko, at least I went on my way in order to make a statement na hindi na kailangan antayin ko pa na may magsabi sa akin or whatever. I went on my way because of the fact na naantig din ako doon sa babae galing from another country, yung isang OFW, walang iba kundi yung Angelina sa Gilan. You see? So, kung ano yung ibibigay ng isang tao, ha, yun din ang imaibigay sa kanya in return. So since she has given me the full respect, and she was urging na sana naman Mystica or sana naman yung mga iba't ibang mga artista rin, sana naman huwag niyo namang pagsalita ng masakit ang ating presidente, just right there, ha, dahil din sa pagbibigay sa akin ng video na yon, because at first maraming nagbigay sa akin, and of course Fila Chastel, isa sa mga sponsors ko, and of course, isa sa mga malalapit sa akin, walang iba kundi yung kumpare kong si Kuya Joel Abonitalia Babia. So, I am sure naman na hindi siya magpapadala sa akin ng video na yon if he knew that it wasn't really very important for me to look at. So, as soon as I have seen that video, na she was urging na sana Mystica, kailangan na ganito ganyan, so naantig yung puso ko. Diba? But for those other people, or for those other kung sino-sino mga bashers na talagang in-attack ako personally instead of giving something that could actually give me that kind of emotion na katulad yung binigay sa akin ng Angelina sa Gilan na yon, I have just ignored them. Kasi for me, why do I have to listen to the devil? Kasi according to Job, there are only two wisdom right there na kailangan kong laging dala-dala. Diba? The fear of God and shunning the devil. So once you have a fear of God, kailangan kung ano yung inutos sa akin,
At nandyan mismo sa www.mysticatempleofchrist.com, kailangan sundin ko, plus shunning the devil. So if ever the devil attacks me, kailangan right there, i-close ko kung ano yung wall ko. Kasi pag in-entertain ko naman, that means to say, na parang in-embrace ko rin yung devil. Kaya kung gusto nyo malaman kung ano yung mga answers ko in terms of Kiana, nandyan. Ah, if I really have to exercise kung ano yung biblical truth, because it says here, di ba? Kung ikaw ay nilait o kaya ginawang binaboy or kung ano-ano man ginawa sa'yo, well, of course, I have to exercise this scripture, which is Exodus 21:23-25. It says, but if there is harm, then you shall pay life for life. So, obviously, it was a personal attack. So, you have to pay it also. Kung ano yung ginawa mo sa isang tao, kailangan ibalik din sa'yo. So, you have to pay for the price as well. Okay? Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn to burn, wound for wound, stripe for stripe. So, this is a great example. And that's also the reason why kailangan isampal o kaya bato ko rin kung ano yung mga ibinigay niyang personal attack sa akin. While in fact, wala naman akong atraso sa kanya. Siya tuloy nagkaroon ng atraso sa akin. So why can I have the chance also to defend myself and put those words back to her? And that's exactly what I did, okay? Leviticus 24:19-21 echoes this assertion. Anyone who injures their neighbor is to be injured in the same manner. Okay. Alright? Fracture for fracture, eye for eye, tooth for tooth. The one who has inflicted the injury must suffer the same injury. Well, she has inflicted on me. Kung ano man yung mga ginawa niya, she has put me to shame. She has put me into something that was subjected for personal bullies, okay? Katulad yung mga nangyari ngayon sa YouTube, kahit sabihin man ni David Ilagan na hindi naman daw personally na ako yung naipangalan, pero let's use this cause and effect again. Kahit hindi personally na pangalan ko ang na-mention, but the effect on the other people, they are not blind, they are not idiots, they are not that dumb, they're not stupid. So the effect is, everyone has been putting me right there and I am now subjected to bully. And who caused this? No one but this Kiana Reeves herself. Matthew 7:1-5, lahat ng mga ito, binibigay ko na aral para sa kanya. Para next time, bago siya mag-attack sa isang tao na wala namang atraso sa kanya, because whatever I have done in the past, this is between me and my father of the country. And I have already handled in a manner where I had to give out my explanation. I had to give out my apology. I had to say, to the extent that I've even said that if I have to kneel down in right in front of him personally, and I would do it myself. Pero bakit siya makikisingit? This is not between me and this idiot, Kiana Reeves. Sinabi dito, Matthew 7:1-5, do not judge or you too will be judged. Ang dami siyang sinabi sa akin. Sobrang hindi malamon ng aso kung ano yung pinagsasabi niya sa akin, while in fact, wala akong atraso sa kanya. All I know is, this girl is very insecure to me. Alam niyo kung bakit? Noon nandun kami sa, yung last na, kaming dalawa ang magkasama sa Rated K, yung tungkol sa lie detector test. Supposedly, magkasama kami at the same time, ha, tatlo kami nina Chocolate. Kaya nga at that time hindi nga natuloy. Bali, one-on-one na lang yung nangyari. Kasi, dahil sa attitude nito. As soon as she saw me coming out from the washroom, okay, from the toilet by the time,
bigla na lang siyang gumawa ng commotion right there. Pinagmumura na lahat kung sino-sino yung mga in charge ng Rated K. At pati yung mga taga-Rated K, mangiyak-ngiyak sila. Kasi akala mo, siya yung may-ari mismo ng Rated K. Alam mo ang ginawa niya? Sinabi niya, kung hindi daw ako palayasin, siya na lang daw ang lalayas, siya na lang daw ang uuwi. Kasi nga naman, hindi daw kasi sinabi na bakit kasama daw ang Mystica. Hindi daw dapat ako kasama kasi wala daw sinabi ang Rated K sa kanya. Can you see that attitude? At isa pa, bakit ayaw niya na makasama ako? Siya ba ang may-ari mismo? Siya ba si Corinne Sanchez that she has to really choose kung sino lang yung pwede sa programa niya? Well, in fact, I'm sure na before they even took me to be a part of the program, I am sure that Corinne Sanchez was the one who approved it herself before anything else. Kaya nga mangiyak-ngiyak pati yung mga talent coordinators, pati lahat ng mga crew. Kasi pinaya niya talaga eh. Ha? She has a big attitude problem. At kung bakit walang-wala na siya talagang mga projects ngayon, because of her attitude. Samantalang ako, kahit papano, kahit sinabi niya ako laos, nakikita niyo naman, di ba? Ha? May bago ako. Yung Oh My Love. Kung hindi nga lang talaga nagkaroon ng lockdown, I am sure na patuloy pa rin ako nakasama doon because they know na Mystica in terms of professionalism, intact ang pagka-professional ko. Intact every time na kinakailangan na I really had to tell them nasaan na ako, whatever. Because I do have the courage talaga na kahit sino yung mga kausap ko, I have to make sure na nandoon yung aking courtesy. I have to make sure na kung sakali man na nandoon ako malapit na, I have to make sure na nandoon ako malapit na. Kung na-late man ako ng kahit ilang minuto lang, I have to make sure that I really have to tell them. And that's really something that I am so proud of. Kahit sa probinsyano. That's why I am actually challenging anyone who could prove me na kung ako ay nagiging sakit sa ulo sa probinsyano, I am challenging anyone. Come out there and prove it. Dahil lahat ng mga taga-probinsyano, including Coco Martin, I am sure na hindi niya ako lalapitan para tapikin, para sabihin niya, Mami, tinawag pa ako Mami every time na meron akong shooting. Every time that he is right there being one of those directors, mismong siya yung tataping sa akin, Mami, are you okay? Mami, kumain ka na? At mismo, kung ano yung available na seat doon, kung ano yung available doon na upuan, ibibigay niya sa akin. Kung ako ay salbahe, ha? We're talking about Coco Martin right here. He would never even do that. And I'm sure he's not doing that for everybody. Ha? Parang itong si Lito Lapid din. Tingnan nyo. Ha? Kahit nakaupo siya, pag alam niya nakatatapos ko lang, okay, pag alam niya na kailangan may break kasi kailangan naman shoot to shoot, ganun, di ba? May break time para tingnan nila kung ano ulit yung scene or whatever. He would go on his way to give me his seat. He would go on his way na mismo yung upuan niya ibibigay niya sa akin. Eh kung ako yung salbahe na tao at walang paggalang itong mga kapwa ko artista, we are talking about mga veterano, talagang mga malalaking tinitingalang mga artista ang mga ito. They have given me a lot of respect. Eh, dumansano, tingnan mo, biglang darating siya, sabi na, oh, siya nga pala Mystica, binilhan na rin kita. Galing siya sa McDonald's kasi alam niya na hindi pa daw ako kumakain kasi at that time kararating lang namin. Sabi niya, oh, nagdala na rin ako ng burger sa'yo at saka French fries. I am sure na gutom ka na rin kasi natural kung antayin pa natin kung ano yung magiging breakfast dito kasi maaga nga naman yung ano yung shooting. I am sure na magugutom ka. So, while waiting kung ano yung food, sabi niya, well, eto binilhan na ka. Mga veterano at mga talagang ginagalang at tinitingalang mga artista ang mga ito, and they had paid me a lot of respect. Tapos isang Keanu Reeves lang na wala namang naibigay na maganda in terms of kung ano-ano ang mga
sinasabi niya dito kung anuman yung kanyang point dito sa ginawa niyang video, which is everything is just personal attacks against me at wala naman akong atraso sa kanya, all I can say is, you girl, obviously you are the loser here. At kaya ako napilitang magbigay din. Ayon dito sa mga binigay kong mga talata, because I really had to give her back. Para at least mabigyan naman siya ng leksyon na kung ano ang ginawa mo sa isang tao, the way you judge somebody and the way you had malign her reputation or the way you had personally attacked her, kailangan din maibaling ko sa kanya. And this is what I have listed or this is what I have posted right here. Okay. Dahil nga sa sinita ako ni David Ilagan, and this is what I have given him as a response. And of course, yung nauna na ipinost ko dyan, eto si Miss Nancy Ignacio de Maranan. And as a matter of fact, etong si Miss Nancy Ignacio de Maranan, ito yung nagbigay sa kanya noon ng kaso. At siya ay nakulong, siya ay dinakip, at siya ay kinulong. Okay? So right now, kung hindi pa yon sapat para sa kanya, then let's find out later on. I am just doing this because in order to defend also my personal being. Okay? Kaya, I am basing on kung ano yung mga nakatalata dito sa Biblia, and this is what I'm giving her. Alright? So, ito yung isinulat ko. Akala niya makakaligtas siya because she thought na dahil she hasn't mentioned my name, akala niya makakaligtas siya. But the effect, she has caused something that had made everyone bully me, and as an effect, I have all the evidences as the proof and as witnesses na talagang ako yung tinutukoy na walang ibang nakapagsabi na she was referring to somebody else. And that's the reason why this is what I had given as my statement, okay? Akala niya makakaligtas siya. I have all the evidences on YouTube that this bitch dog, oh see, she was just giving me all these nasty words, so now I'm giving her back. That this bitch dog was inciting everyone to bully me. Obviously, she has incited everybody in order to bully. That was her main purpose, and she's got it, okay? But the court and the people of the world are not that stupid as she is. Akala niya siguro, ang korte, okay, ang mga lawyers, okay, yung mga human right advocates, akala niya siguro, makakalusot siya. Akala niya siguro, sa pamamagitan ng ginawa niya, ay okay na siya. Ha? Well, this is just to let you know, guys, as a proof, na kung ano man yung mga evidences that I have posted right here, talagang in-screenshot ko sila isa-isa. These are all the proof that all those allegations, all those words that has already maligned my reputation, kasi wala naman akong atraso sa kanya eh. Ang dami siyang hindi makain ng aso na mga pinagsasabi against me. But now, I have to give them back according to this. Words coming from the Bible. Ngipin sa ngipin. Okay? And these are all my reasons why I really had to give this back to her. Buti sana kung may atraso ako sa kanya. She has no right para ako'y ibuli at babuyin ang pagkatao ko at ganun-ganun na lang. See? Kahit yung mga kapwa ko, mga artista, yung talagang mga talagang very, very high level actors and actresses, kailan may walang nang bully sa akin ng ganito. Wala. Until now, itong tao na to na walang karapatan na ibully ako ng ganito. And right now, you have also to pay the price. Obviously, kulang sa pinag-aralan ng bobong Keanu Reeves na ito
Kaya ang simpleng Tagalog ay hindi pa niya masulat ng tama sa wall niya. Example, yung pansin ko lang, di ba? Kulang? Ha? Kapag kinuha mo ang ibig sabihin ng pansin ko lang, instead sana napansin ko lang, hindi yung kulang, iba ang ibig sabihin ng kulang. Well, anyway, kulang nga naman talaga siya. Pinag-aralan. She's got no intelligence at all, obviously. Dahil sa konting Tagalog nga lang, hindi pa niya maiwas to ng tama. And how much more in English? Ha? Kung gusto niya magbalitaktakan kami in English, live, walang filter. Eto, walang filter. Ha? At bawas-bawasan naman niya yung kanyang makeup. Dahil nagmumukha siyang si Madam Auring. Wala siya sa kalingkingan ko. Alright? Kaya bakit ko ubusin ang live videos ko sa isang taong no read, no write na nabubulok na basura? See? Bakit ko nga ba talaga uubusin ito? At least kahit papano, because everybody has asked me, bakit hindi ka nalang mag-live? Yes. So ngayon, para at least masabi ng lahat na, okay, hindi ako takot. Sure, ubusin ko. Diba? Alang-alang sa mga sinabi nila na, well, you really have to make sure na kailangan sagutin mo talaga in a way na binash ka ng ganon in a video. So you have to really fight also para at least ngipin to ngipin, di ba? Well, tama nga naman sila. So right now, this is my fight. Alright? Alright, so bakit ko nga naman talaga ubusin ang oras ko sa isang no read, no write na nabubulok na basura? Sayang ang taas ng IQ at leadership ko. Kung sa kanya ko lang ililevel ang pagka-extreme authoritarian ko. Well, as you have said, ha? Pinatulang ko na eh. Dahil sinabi nyo, kailangan makilaban ako ng patas, hindi lang din through writing. Sure, you got it. Alright? So, as you have seen also, nandito mismo, na kanyan, naka-pin to top, nakalagay dyan. Hinahamon ko kahit sino, hinahamon ko siya. Ha? Kung ma-level ba niya yung IQ and leadership niya, anybody else, hinahamon ko. Including Rafi Tulfo. Okay? Hinahamon ko. Hinahamon ko na yun dati, pero natakot siya. So, instead sana nakalabanin ako through this personal assessment test kasi ito yung binibigay nila throughout the world. In order to be able to give somebody a position in terms of a high caliber position. Pero instead sana naharapin kung ano yung inihamon ko sa kanya, he went out on himself saying stupid things like, ako daw ay nangangailangan ng isang professional and medical help. Yan ba ang isang tao na matino? Kung may utak ka, harapin mo kung sino yung kalaban mo. Pero isa siyang bobo, isa siyang walang bayag, at isa siyang duwag. Kaya, Keanu Reeves, doon ka na lang. Ha? Kung may problema ka sa akin, doon ka na lang kay Rafi Tulfo. Tutad, pareho yun naman kayo mga duwag at mga bobo eh. Di ba? Yung caliber niyo, puro kayo duwag at bobo. Ha? Yun ang mga caliber. Doon ka. Huwag dito sa media. Dahil ako, kung may problema ako, ha? Minemention ko talagang right, straight. Hindi ako takot. Eh, ikaw, bobo ka. Ha? Pati rin si Rafi Tulfo. Eh, ba't hindi na lang niya sinabing baliw? Bakit pa niya pinaligoy-ligoy? Ang mga tao hindi ganun kabobo. Ang mga tao hindi ganun ka-stupido. Nakuwalat ng mga tao. Ano ibig sabihin? Ba't hindi niya na lang dinerecho na ako isang baliw? Kaysa yung paligoy-ligoy pa siya. So that means to say, he is just as stupid as you are. Pareho kayong mga gago, tanga at bobo at walang mga bayag, mga duwag. Yan. Kayong mga kumikita ng milyones dahil sa mga videos ko, huwag nyo na raw i-share o i-re-upload ang mga videos ko. Yung mga videos na lang daw nitong matandang baliw na tiyanak at distorted ang mukha. Tingnan mo ha, habang nagsasalita, nadidistort yung mukha niya, di ba? At laos na certified, saan ba talaga siya nanggaling? Ano ba talaga siya sumikat? O di ba? Ha? Siya mismo ang nagsabi na isang pokpokers, di ba? Pokpoker. Di ba? Hindi niya pwedeng i-deny. It came from her mouth. Na isa siyang isang binabayaran.
Ah, ginamit pa nga niya ang Senado, ginamit pa niya kung sino-sinong mga ano, nang damay pa siya ng mga politicians at that time para lang mapag-usapan ng gagong ito, 'di ba? Gaga, 'di ba? Oh. Huwag niyo na daw i-share at re-upload. Siya na lang daw ang re-upload at i-share ninyo. Kasi ayaw nitong kyanang nilalangaw na dagang patay gutom ang kumita kayo. Oh, 'yan. 'Yan ang mga ilagay niyo diyan. Kasi ito talagang specified eh. Diba? Okay. Ito yung sinabi ko kay Sis Nancy Ignacio de Maranan. Okay. Kasi nung isang araw pa, siguro, noong kalalabas lang kung ano yung statement niya. Pero, I had tried my best in order not to say anything. Pero, dahil nakita ko na sa YouTube talaga na talagang brinatatat na talaga ako ng mga vloggers. Okay. Kung sino yung mga YouTube uploaders. So, kaya napilitan na ako na sagutin na siya. Well, since siya naman talaga yung tao na alam ko na nagkaroon din siya ng atraso at that time in terms of bullying, in terms of libel, cyber libel, o kung ano-ano pa na talagang naibigay sa kanya, and that was the reason why she was arrested, well, at least sa kanya ko na lang ibinaling kung ano yung answer ko. And this is what I have given her as an answer, okay? Ito yung sinabi ko, Sis Nancy de Maranan, sino ba si Keanu Reeves? O, sino ba talaga siya? Well, wala akong time sa isang certified illiterate, certified umaagaw ng eksena para magpasikat. Well, sinasabi niya na ako ay umaagaw lang ng eksena. Well, hindi. Dahil kung ako ay umaagaw lang ng eksena, siguro pati yung mga kaliit-liitang mga vloggers na nang aanon sa akin, nang aalipo sa akin, siguro para at least ako na lahat yung mga laman ng internet, special on YouTube, siguro dapat pinatulan ko na. Pero pinipili ko pa rin naman kung si yung mga dapat kong patulan. Hindi yung mga ganong kaliit-liitang mga tao ang papatulan ko. Dahil ang level ko, napakalaki, napakataas compared sa kanila. Anybody just can say anything against certain person, pero ano ang rason? Wala naman silang reason kasi wala naman akong atraso sa kanila. Well, if whatever I have done or whatever I've said, ha, against the president, this is between me and my father. Okay? At talagang ako, hindi ko binabawi kung ano yung nagiging sinabi ko na kung kailangan luluhod ako pa ulit, kahit nga ba 24 hours, luluhod ako kung yun ang parusa niya sa akin. Okay? Hindi ko yon papalitan. Because there is really something, and I admit that I've done something na it was something na hindi dapat para sa isang ama. Kasi na naman, in a family, for example, sinabi ko, Tay, ako anak mo din. Hindi ba ako entitled din na pagdating sa ganitong crisis, total, ako, ginawa ko naman lahat kung ano yung obligasyon ko, tatay. Pagkatapos, all of a sudden, isa sa pwera mo pala ako. And natural, it is a normal reaction para sa isang anak na naghihinalakit na talagang ibibigay niya talaga kung anong sentiment siya, unless na yung tao na yun ay talagang hindi siya makapagsalita, hindi siya makapagsabi kung anong sentiments niya. But, I was born in order to have a freedom para kung sakali man alam ko na nasaktan man ako emotionally or anything that had caused me in order to say something like that, I am sure naman na ma-justify ko kung bakit. And I'm sure naman that God can justify also kung bakit. Because there is nothing that I could ever do. Ha? Maliban lang sa pagsalita ko lang ng ganun. Kasi I do not have the power para katulad yung binibigay na nilang allegation na sedition or whatever. I do not have that power. Ha? Kung si Trillanes man ay nabigyan ng mga ganong mga kaso, inciting sedition or rebellion or whatever, I do not have that kind of power that he has para maparatangan ng mga ganong mga false allegations against me. And I do have the right in order also to justify myself. Dahil kung ako, isa ako talaga na anti-Duterte, well, I have all the results, I have all the evidences on YouTube na right from the start, noong ako ay nag-ask ng apology noong bago siya na ihalal bilang presidente, I am very proud
na pwede kong isampal sa inyong lahat na kahit halughugon nyo lahat, ay lang may pumanig sa kabila, kundi pumanig ako. At ako mismo ay humanga, at ako mismo ay talagang dinedepensahan ko kung ano yung mga programa ni Pangulong Duterte. Until now, di ba? Katulad yung mga allegations ng mga, kung sinisir mga OFWs, mga ganon. I had made my statement in a way na tama lang, hindi yung attack agad. Kung ikaw ay magbibigay ng constructive criticism, hindi yung ganong i-attack mo agad yung tao, how can you ever give her, ha, a learning lesson kung mismo from the start pa lang, eh ganon na, i-personal attack mo na. Kailan may hindi makikinig yan. Pero pag inumpisahan mo, in a way, na nakuha mo yung damdamin at nakuha mo yung loob niya in order to be able to get inside her mind or inside mga explanations mo na may kabuluhan naman. And that's exactly what I've done to that OFW from Taiwan, as long as that person, yung lalaki, from Japan. Nakikita nyo naman dyan. Oh, kahit inaalipusta ako ng mga DDS, DDS din ako. Kaya nga ang tawag ko sa kanila yung mga nang aalipusta doon sa mga tao na insistent na they're giving out their statements in order na sila yung magiging role model para lahat ng mga insistent na nababalitan ni sila, talagang sasang-ayon na sana kung ano yung mga dapat nilang makita or kailangan nilang tingnan, kasi as of now, hindi nila nakikita. Kasi ayaw niyong ipakita eh. Ang ipinapakita ninyo ay talagang kung ano yung mga personal attacks, instead sana na ibigay yung mga magaganda na ginagawa ng ating presidente. Instead sana na i-focus ninyo para maimulat sa mga mata nila o kahit para ma-open yung mga ears nila, yung mga kaluluwa nila, puso nila, mga kaisipan nila. Ha? Instead, you are giving them the bad influence. Kaya nga yung mga sinasabi nila eh, bakit ako papanig sa inyo? Eh kayo nga mismo ha, you are bad influences already for everybody. So paano namin makikita kung ano yung binibigay ninyo para makita namin, while in fact, kayo mismo who are trying to convince all these people, you are inciting some trouble. You are already giving out personal attacks. Yan ba ang sinasabi na magiging ehemplo ng DDS? Ako, DDS ako. Ang Kuya Frank Villanueva ko ay DDS din. Ha? Madalas kaming nagtatalunan. Especially dito sa nangyari sa tatay natin. Pero dahil nga sa sinabi ko, Kuya, tayo, magkapatid tayo. So ipagpalagay natin, siya, tatay natin. Kung sakali man ikaw mismo ang nasa katayuan ko, tayong dalawa ang mga anak niya, ikaw lang ang binayayaan ng support pagdating sa pandemic crisis, anong magiging ang feeling mo? Magpalit tayo ng role kung sakali man na ikaw lang ang nabigyan at ako na nagbabayad ng tax, hindi nabigyan. Ano ngayon sasabihin mo? O, hindi siya makapagsalita. Kaya huwag mong sabihin, Kuya, na ikaw lang ang DDS, dahil ako DDS din. And I have all the proof para masabi ko talaga na full DDS ako. Oh. Ngayon, if you are gonna go against me, I will not consider you anymore as a DDS, pero isa ka na rin sa mga DDSHIT kung hindi mo ako maiintindihan. Oh. At least nakita niya yung point ko. At sinabi ko sa kanya, in every family, kahit sabihin mo man na may nagmura, nagsusuntukan pa ngayon mag-aama kung minsan eh, oh, siya nga mismo, hinabol siya ng tatay ko noon eh. Dahil siya, talagang naglabag din siya kung ano yung kagustuhan ng tatay ko. Hinabol siya ng tatay ko rin noon. So, did you ever incite anyone para mag-create kayo ng isang para siya ay mawala sa family? Ha? Did he ever do that? Hindi. Ganun din ako. Would I ever do something
Do I ever do something para at least sabihin ko, oh, yeah, but kailangan nga, ano, palabasin na natin siya. Hindi na siya pwede sa family natin. Hindi. I still respected him as my father. I still have to give him all the respect. And I still have all my beliefs that kung ano yung nakagisnan ko magmula nung siya ay naging ama ko, intact pa rin yun, hindi nabawasan. At kung sakali man na ako ay nakapagbigay man ng isang salita na I am sure na I was having a point din, kasi bilang anak, may karapatan din naman ako talaga na ibigay kung ano yung sentimiento ko. And I am sure na kahit sa panaginip ko lang niya ako napatawad, I am sure, itagay niyo yan sa bato, kahit dalhin niyo ako ngayon sa kanyang harapan, I am sure na right there, napatawad na niya ako. Yan ang pwede kong ipagmalaki. Lalong-lalo na kung alam niya, makita niya lahat yung mga evidences ko that ever since I was there in order to protect, in order to give him some praise kung ano yung ginagawa niya sa atin para maprotektahan tayong mga Pilipino. At hanggang ngayon, sinabi ko, habang buhay hanggat siya yung nandiyan nakaupo bilang presidente, I would never ever change my mind. Kung minsan man nakapagsalita ako na sinabi ko na binabawi ko na kung ano yung pag-ask ko ng apology, pero deep in my heart, siya pa rin ang ipinagmamayabang at ipinagmamalaki kong ama ng ating bansa. Yun lang po.